Ngayong taon, ito na siguro yung pinakamurang Stratocaster na naka stainless steel frets at bone nut, beating the price of the RJ Skycaster Basic Electric and the Smiger LG2ST. Probably narinig nyo na yung brand na ito dahil gumawa sila ng malaking ingay months ago nung nilabas nila yung pinakamurang Stratocaster din na may rounded stainless steel frets, Alnico 5 pickups at roasted maple neck sa halagang 7,800 pesos, the LGY S187 Pro. Well, 10,500 na yung regular price niyan ngayon, pero sold out siya everywhere. Buti na lang, may chance na kayo uli at mas mura pa. This is the new Rookie Stratocaster by Ligaya Guitars, also known as LGY, the youngest Filipino guitar brand sa Pilipinas. Ako si Pax, and let's check out this guitar. So you might be tempted to assume na pare-pares lang naman ng specs yung mga gitarang nilalabas ng iba't ibang brands. Pero actually, despite the low price, may mga notable upgrades pa rin na ginawa ang LGY sa gitara na ito. Let's check out the specs. Let's start with the body. Poplar ang wood nito, which is expected sa price range na ito. Poplar is cheaper than alder at mas madalas nyo ito makikita sa mga square Stratocaster. Now, for the tone, this wood tends to be flatter and warmer, so you need to spice it up sa amps and effects ninyo. Anyway, nagmamatter pa rin yung effective tone, which we will find out later. Sa shape naman ng body, mas makanto ito than a regular Stratocaster, mas makapal, so in effect, hindi siya magaan. Now sa neck naman tayo, maple ito na may vintage yellow tint. Ito yung pinakadilaw sa mga guitars na nireview natin. Satin ang finish nito, hindi glossy so madulas sa kamay. Medyo dumihin lang in the long run. Now ang pinaka-noticeable sa guitar neck na ito ay sobrang nipis ng neck profile nito. Yes, this is the thinnest sa price range na ito. So kung maliit yung kamay mo or beginner ka at nahihirapan ka sa mga makakapal na neck, ito na yung neck profile na hinahanap mo. Now let's check out the fretboard. Stainless steel frets ito na rounded. Alam ko, nabanggit ko na ito before, pero para sa mga first time lang na makakarinig nito, ang stainless steel frets ay hindi kinakalawang at hindi napupudpod basta-basta. So kahit araw-araw nyo itong gamitin, hindi kayo magkakaroon ng problema na magkaka-fret bust siya in the long run, as long as maganda yung pagkaka-level ng frets. Yung rounded edges naman, malaking ginhawa ito sa inyo kasi madalas yung stainless steel kapag normal na putol lang, matalim siya. Dito sa Rookie Strat, nakabilog yung edges, so smooth itong gamitin. Anyway, in case na may fret bust issues pala yung gitara ninyo, may 2-month setup warranty ito. May mga partner na guitar tech ang LGY, depende sa location ninyo. At kung taga Imus Cavite kayo, dalhin nyo lang sa kanila. Moving on, underneath the frets, ang fretboard nito ay rosewood. Hindi ko alam kung anong klaseng rosewood, pero sa price range na ito, LGY lang ang naka-rosewood na fretboard. Karamihan sa mga competing brands gumagamit ng teakwood or walnut, pero dito sa LGY, rosewood ang ginagamit nila. Closer to the Fender Stratocaster specs. Well, may iba-ibang opinion kung may dagdag bang tone ang fretboard sa gitara, pero kung meron man, warmer ang rosewood at mas masustain. Take note lang na kailangan nyong i-maintain
maintain ito with lemon oil kasi nagda-dry siya, depende sa humidity. Sa headstock naman tayo, here we have LGY's new logo. Mas modern yung itsura. Now, the headstock is Fender style at sa tuners naman, generic lang ito. So, maganda na makapili kayong mabuti ng stock yung umiikot ng mabuti. Sa nut naman, naka-bone nut ito which helps the guitar to have a fuller sound and have a longer sustain. Alam nyo, ito yung mga features na a year ago hindi nyo makikita sa presyo ng gitarang ito. Okay, sa pickups naman tayo, traditional na Strat, SSS or tatlong single coil, 5-way switch as usual, at ceramic yung magnets ng pickups. Sa pickguard, pickup cover at knobs naman, cream yung kulay nito to match yung red na finish. It's also worth noting na may sort of sariling design ng LGY dito. I'm not sure if it's the body or the pickguard, pero hindi exactly parallel yung pickguard at yung body compared sa Fender. Dito kasi sa LGY, mas mataba talaga yung body than a regular Strat. I think probably to give the Poplar more oomph sa tone, kaya mas mabigat din siya than a regular Poplar Strat. Anyway, underneath this pickguard is a shielded cavity. But this time, conductive tape na talaga yung ginamit nila. Now, this is an upgrade especially sa mga competitors nitong gitarang ito. This year kasi naging standard na ang conductive protection sa Strats, pero halos conductive tape lang ang ginamit nila. And marami nagtry mag-disprove ng effectivity noon. Well, with this one, mas sure tayo na mababawasan ng interference. Hopefully. But this is a single coil, so expect nyo na may interference talaga ito compared to a humbucker. Okay, now let's do some benchmark comparison para magkaroon tayo ng idea where the tone of the LGY Rookie Strat lies compared to a Fender USA. Both are set up to the same pickup height, 464 sa treble side and 564 sa bass side.
so here we have our frequency spectrum graph for the neck and bridge pickup. Ang sample na ginamit natin ay Rhythm ng Stairway to Heaven. Yung white line ay yung LGY Rookie Strat at yung red line naman ay yung Fender American Standard. Okay, let's check out the bridge pickup. Output-wise, mas malakas ang impact ng bridge pickup ng Fender. Sa tone naman, sa may warmth, mud, and body region, nakakahabol yung ligaya, pero sa may bandang pick attack region, mas malaki talaga yung spike ng Fender. Ito rin yung region kung nasaan yung twang. I guess, malaking factor dito is syempre yung pickups as well as yung alder na body ng Fender American Standard. Again, yung popular nasa may flat and warm side siya. Sa neck pickup naman tayo, dito may surprising result ang LGY. I think hindi lang ako yung nakakakita nito, pero halos match yung curve niya sa Fender neck. Output-wise, swak na swak. Kung magiging nitpicky tayo, mas buo pa rin yung twangy tone ng Fender Strat. Pero pagdating sa may presence region, dito lumalabas yung aggressive top end ng ceramic pickups ng LGY Rookie Strat. Impressively, both sa neck and bridge pickup, walang warmth problems ang LGY kahit na ceramic at popular ang body nito. Ang talagang malaking lamang lang ng Fender ay yung twang or yung strong pick attack, which I think we can give to them given na 20 times yung price tag nito kesa sa Rookie Strat. Alright, so that's the LGY Rookie Strat. Just to recap yung strong points ng gitarang ito, number 1, a really thin neck para sa mga beginners. Number 2, rosewood fretboard. Number 3, stainless steel frets. Number 4, bone nut. Number 5, apparently a good neck pickup sound. Number 6, yung conductive tape shielding sa loob. At syempre number 7, this is the most affordable stainless steel fret loaded Stratocaster sa market ngayon. For the price of, drumroll, 5,290 pesos. Yes, it is cheaper than the Smyzer LG2ST and the RJ Skycaster Basic Electric. Although ngayon lang yan dahil promo price ito. So regular price nila, 6,000. So I don't want to hype you up guys, pero baka magkaunahan sa stocks. So saan niyo siya mabibili? Sa Ligaya Facebook page and TikTok. Meron din sa Lazada and Shopee. Links in the description below. Ang colors na available ay red, white, black, and pink. So, happy guys? O si Pax, hanggang sa muli, tugtog lang.